Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong aniyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon. At nakita ng tatlong alagad, si Moises at si Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol, isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias. Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alabap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, Ito ang minamahal kong anak, pakinggan niyo siya. Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila, at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kalila ni Jesus, Huwag niyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao. Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Inupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Narinig natin sa ating first reading, ang pag-test ng Diyos sa faith ni Abraham. Speaking about tests, hindi ito isang ordinaryong test katulad ng quiz. Mahihalin tulad ito sa isang final exam. Kasi mahirap sagutan, mahirap maintindihan. O sige nga, paano man naman maintindihan? Hinihiling ng Diyos kay Abraham na ialay ang kanyang kay sa isang anak, si Isaac. Kay tagal niya itong hinintay ang magkaroon ng anak. Kaya nga nang dumating si Isaac sa kanyang buhay, si Isaac ay parang naging lahat-lahat sa kanyang buhay. Nang dumating si Isaac sa kanyang buhay, from then on, parang ang naging awit ni Abraham ay, Kunin mo na ang lahat sa akin. Wag lang ang aking anak. Wag lang ang aking anak. Si Isaac. Tapos kukunin lang ng basta-basta, e buti sana, ano? Kung magkakasakit, mamamatay na lang ng natural death. Eh hindi eh. Pinaaalay sa kanya. Ibig sabihin, pinapapatay sa kanya. Sino ang mag-aalay? Sino ang papatay? Siya mismo, si Abraham. Tama. Paano mo intindihin yan? At isa pa, paano matutupad yung pangako ng Diyos sa kanya? Na ang lahi niya ay dadami, sindami ng mga bituin sa kalangitan at ng mga buhangin sa karagatan. Kung ang kanyang kay sa isang anak ay kukunin pa, di ba mahirap maintindihan? Lagay ninyo ang sarili po ninyo sa kalalagay ni Abraham kung hindi kayo mahirapan. Kung sa bagay, ganun naman ang exam. Kahit anong review ang gawin mo, meron ka pa rin hindi masasagutan. Meron ka pa rin hindi maintindihan. At ganun din ang exam sa pananampalataya. Kahit dumaan ka na sa maraming mga pagsubok or test or quizzes sa iyong buhay, may mga pagsubok na iba, wagas kong dumagok. Lalong-lalo na yung mga pagsubok sa mga taong nagpapakabuti. Kaya nga napakahirap sagutin ang tanong, Why do bad things happen to good people? Bakit may pangit na nangyayari sa isang taong nagpapakabuti? Ganyan ang kalalagay ni Abraham. O hindi ba't napakahirap na exam? Diyan naman papasok ang pananampalatayang tunay. Let's talk about Abraham. Yung ating first reading, napakaganda nila. Basahin po ninyo. Kasi hindi ito binuo sa ating unang pagbasa. Masyado po kasing mahaba. Kaya ang tip ko sa inyo, Masahin po ninyo pag-uwi ninyo. Maganda yung storya. Siyempre, hindi nyo naman din gagawin. Kaya ikukwento ko na rin. Yung ibang importante lang. Genesis 22, verse 5.
Ito yung pananampalataya ni Abraham. So pupunta na sila sa bundok ng Moriah. Kasama si Isaac, ang anak niya, kasama ng mga katiwala nila na sana itutulong sa kanya. Ano man ang balak niya. Alam niyo sa verse 5 ng Genesis 22, sasabihin ni Abraham sa kanyang mga katiwala, dito na lang kayo, bantayan niyo yung asno. Sasamba lang kami ng anak ko. Babalik kami dito. Babalik kami dito. Babalik kami dito. Teka. Parang may mali ito na. Hindi ba't ang sinasabi ng Diyos sa'yo, ialay mo sa akin ang anak mo? Ibig sabihin, papatayin mo sa harapan ko. So, ibig sabihin, pagpunta mo ng bundok, pagbaba mo, ikaw na lang. Eh, bakit kayong sinasabi mo sa mga katiwala ninyo, babalik kami dito? Siya, kasama mo. Ano yun? Nanloloko lang si Abraham na para bang, kunyari lang susunod ako sa'yo. Sige, pero pag nandun na ako at aktong sasaksakin ko na ang anak ko, sasabihin ko, it's a prank! Hindi ganun si Abraham. At ang Diyos, nababasa ang laman ng kanyang kalooban. Alam niya na hindi siya niloloko. Sumusunod talaga si Abraham. Now, bakit niya at papaano niya nasabi yan, yung verse 5 na yan? Babalik kami. Tingnan natin sa New Testament. Sapagkat sa New Testament, sa book of Hebrews, chapter 11, from 17 to 19, ito ang sasabihin. Hindi ipinagkait ni Abraham ang kanyang kaisa-isang anak sa Diyos. Bagamat nangako ang Diyos sa kanya na pararamihin ang lahi niya. And here's the key, verse 19. Sapagkat naniniwala siya na muling bubuhay ng Diyos ang anak niya. Ano yun? Nakapagtataka yun kung bakit ako Kasi, saan naisip at paano naisip ni Abraham na muling bubuhay ng Diyos si Isaac? Eh wala pa noon masyadong konteksto o konsepto ng muling pagkabuhay ng mga namatay na tao. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ano ang bulong-bulungan ng mga disipulo? Ano nga kaya yung sinasabi niyang muling pagkabuhay? Ito, New Testament na to. Si Abraham, Old Testament pa yon. Papaano niya naisip na muling bubuhay ng Diyos si Isaac? Saan niya nakuha yan? Meron siyang karanasan. Ano yung karanasan? Ang nakaraan. Kung papaano ang bahay bata ng asawa niya ay patay na. At kung papaano siya ay parang patay na rin na walang pag-asa. Biruin po ninyo yun. Yung kanyang asawa, menopause na. Siya, upose na. Nagkaanak pa rin sila. Walang imposible sa Diyos. Kaya nga sasabihin sa Book of Hebrews, ha? Chapter 11 din. On verse 12. Kaya nga mula sa isang taong halos ay maituturing na patay na, nanggaling ang isang lahi pa. Amen? And so in the heart of Abraham, hindi malayong naisip niya, hindi nga naging imposible na kami magkaanak sa kabila ng matanda kami, hindi rin imposible na ibabalik niya ang anak ko anuman ang mangyari. Amen? Palakpakan natin ang pananampalataya ni Abraham. Yun ang dapat nating gawin kapag may mga mahalagang exam sa face natin. Kapag meron tayong hindi maintindihan, ang hirap sagutan. Ganun ang gagawin natin. Katulad na ginagawa natin kapag tayo mag-exam. Kapag tayo mag-exam, binabalikan natin ang mga quizzes natin, di ba? Yung mga instances na sinabi ng teachers natin, okay, get 1/4 sheet of paper. Yung mga 1/4 na yan, nakabubuisit yan eh. Pero pag ni-review mo yan, yung mga tinanong dyan, most likely, yun din ang itatanong sa final exam. Amen? So, look back. Ganun this, sa testing, sa exam ng faith natin. Kapatid, kung gaano kalaki ang pagsubok ngayon, isipin mo yung mga nakaraang pagsubok ng kapon na natagumpayan mo sa tulong ng Panginoon. Yun ang panghahawakan mo. Kumbaga, in the midst of uncertainties, cling to what is certain. Sa kabila ng mga hindi mo maintindihan karanasan, ang hawakan mo ay ang karanasan na yung naintindihan na napatunayan mo na sa
kinaboy sa nakaraan. At yan ay ang katotohanan ang Diyos ay maasahan. And claim mo, hindi magbabago yan. Amen? Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Hindi ba mga kapatid, kapag halimbawa nagkakagulo, para hindi maging magulo, ganito. Nagkakagulo sa lupa, ano gagawin mo? Para magkaayos kayo, tingnan mo yung titulo. Nagkakagulo sa pera, kung ano-ano ang sinasabi, tingnan mo yung financial report mo. Nagkakagulo sa mga bintangan, ito ay kang nagnakaw, ito ay kang kumuha. May CCTV, may video. Panoorin nyo, magkakaayos kayo. Kakagulo, doon ka sa sigurado. Ganun din. Gulong-gulo ka sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Ang panghawakan mo ay ang sigurado. Yung sinasabi sa ating ikalawang pagbasa, naibigay ng Diyos sa iyo ang bugtong na anak niya. Wala siyang hindi kakayanang ibigay para sa kabutihan mo. Kung paanong napatunayan mo dati, when everything is fine, na mahal ka ng Diyos, by all means, walang dahilan upang hindi mo maramdaman yan ngayon na meron ka ng pinagdaraan ng mga problema sa buhay mo. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago. Yun din ang mensahe ng ating Ebanghelyo. Kahit paano natatakot ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang impending death sa Kalbaryo, pero nakita niya si Elias, si Moises. Ibig sabihin lamang ng sight na ito, maraming mga pangit na mangyayari, pero sa huli, may mangyayaring mabuti. Everything is according to my Father's plan. Pupwedeng mayroong mga liku-likong linyang gawin ang tao, ang humankind. Pero sa huli, everything will fall according to His divine plan. Kontrolado ng Diyos, hindi niya ako pababayaan. Mga kapatid, yun ang gawin natin. Yun ang matutunan natin kay Abraham. Alam po ninyo, si Abraham ang sinasabi, hindi lamang nating mga Kristiyano o Katoliko na father of faith. Pati mga Hudyo, tinitingnan siya bilang ama ng pananampalataya. Pero alam po ninyo, kung titingnan po ninyo ang naging buhay ni Abraham, hindi naman lahat naging perfect. Nangalo niya din siya, nagsinungaling din siya, nagduda rin siya. So may mga quizzes na pumalpak din siya, but he kept on trying. He did not give up until ang sabi ng Diyos sa kanya, pasado ka na, Abraham. Ganon din dapat ang mangyari sa buhay natin. Ano man ang mangyari, do not give up. Basta kapit lang sa sigurado na mahal ka ng Diyos. Claim mo na hindi ito magbabago. Let me end with this. Alam po ninyo, napakaganda nung maisip natin yung relasyon talaga ng Old Testament at New Testament. Makikita mo, talagang pinagtatagni ito. Kasi sa John 8:56, sasabihin ng Panginoong Jesus, Abraham saw my day and was glad. Nakita ni Abraham ang araw ko at siya'y nagalak. Ano yung araw na ito na nakita ni Abraham sa Old Testament? Balikan natin ang Genesis 22. Kasi sa verse 4, sasabihin niya ito. Remember sa verse 5, ang sinabi niya, dito lang kayo mga alipin ko, babalik kami ng anak ko. So verse 4 ang sasabihin doon, on the third day, at one point, sa isang dako, Abraham saw the place from a distance. Pagdugtungin mo yon, Abraham, on the third day, meaningful yung third day, Abraham saw the place from a distance. Idugtong mo sa sinasabi ni Jesus, Abraham saw my day and was glad. Ano yon? Ito. Maaring ang sabihin natin, ang nakita from afar ni Abraham ay ang Mount Moriah, kung saan niya i-o-offer ang anak niya, kung anong eksenang dinudurog ang puso niya. Pero alam po ba ninyo, ni-research ko kagabi, kinilabutan ako na ang Mount Moriah pala ay malapit lang sa bundok ng Golgotha. Alalaumbaga, habang si Abraham ay nagdaranas ng exam na hindi niya masagutan, nakita niya, darating ang araw na ang Diyos ang siyang sasagot ng exam ng mga bagay na hindi niya maintindihan.
kapayapihan sa pamamagitan ng kaligtasan na ipagkakaloob niya sa sanlibutan. So Abraham was like, okay, I will offer Isaac. And I am very, very sad. But then, he saw the day, he saw the place. Golgotha. Sabi rin ni Abraham, but God will provide. And so he was glad. Amen? O sana mga kapatid, ganun din ang gawin natin. Sa oras na tayo dumaraan sa mga pagsubok, sabi nga, look up, you look at God. Huwag kang tumitig at titigan mong titigan yung mga nangyayari sa buhay mo. Sapagkat parang lente yan, habang tinititigan mo, mas lumalaki yan. Huwag mong titigan ng problema. Wala ka nang magagawa pa dyan. Huwag mong titigan ng sitwasyon. Wala ka nang magagawa upang mabago yan. Huwag mong titigan lamang ang sarili mo sapagkat mas luluta ngayong kakapusan. Look up. Look at God lang. Kumapit ka sa pananampalataya mo sa Panginoon na alam mong hindi magbabago sa kaniyang pagmamahal. You don't have to do everything. You don't have to understand everything. You just have to do and understand what you can. And then trust Him. Trust Him that He knows what He is doing. That everything is controlled. He is on the throne. Walang mangyayaring hindi niya kagustuhan. Kung may mangyari man, gagawin niya itong maganda sa kahuli-hulihan na magdudulot para din sa atin ng kabutihan. Besides, si Lord naman ang magche-check ng ating exam. At sa pagche-check na kanyang gagawin, huwag kang mag-alala. Hindi naman niya i-consider gaano ka katalino, gaano ka kayaman, gaano ang narating mo, gaano ka kagaling. Ang i-consider niya, kung paano tayo nag-strive na magpakabuti pa rin, magpakabuting magulang, magpakabuting ama, magpakabuting kapatid, magpakabuting tao sa kabila ng mga pangit na naranasan natin. Sapagkat yun ang magpapakita ng tindi ng pananampalataya natin. Amen.